All my life, I've waited for someone who would pursue me, someone who would choose me, someone who would cross seas for me, and that someone was you. Totoo pala talaga yung may isang tao na para sa'yo. And after how many trials, I used to think that baka wala talagang para sa akin, or that na hindi na ako makakasal talaga. And I kind of felt like I was starting to get left behind. Huwag mo hanapin yun, darating yun. It was like that with you. I didn't find you, you found me. While I was holding your left hand with my right hand, I talked to God and told Him na, oh God, she's the one I wanna marry to spend the rest of my life and to love her hanggang sa dulo ng aking buhay. You carried us from the start up to where we are now. You made me feel like I was in the arms of somebody na I really belong to. You make everything feel so light and carefree. You have this energy kasi you're like booming with energy and there's this radiance that's coming from you. This aura from you na basta ang saya talaga. And that was something that I needed talaga. Kasi siya, version niya. Pero may version din ako. Nasa ano na yan, kung kaninong kwento. Sa una talagang pagkikita namin sa airport. Sa airport talaga. Nung pumunta ako ng Cebu. Pero nakita ko siya ako kasi unang nakadiscover sa kanya. Ako yung unang nakakita. Tapos pinapanood ko lang siya sa Facebook noon. I didn't know him talaga. I had no idea who he was. Nag-accept ako ng friend sa Facebook, which I really do not do. Lalo na pag hindi ko kilala. I accepted 3 people yata. I saw his name, Clarence Angelo Santos. Chinek ko, sabi ko, sino ba tong nakasandal sa kotse? Yung forma parang, hindi ko, bakit ang taas ng medyas hindi bagay sa shoes? Tapos parang ang angas ng dating. Tapos sabi ko, ay yabang ng dating. Hindi ko type, hindi ko ano. Pero sabi ko, sige, accept ko to. Dami naman mutual friend, or maybe accept ko to kasi bored ako. In spite of the storms, there's age in your eyes, but the fire is warm. Out to the sea, this river it flows like an old mountain stream. Our story it grows as we fly on, fly on, just like we always do. Ang ganda niya sa person. Kutis mayaman. Kutis mayaman siya, kutis artista, tapos ako nahihiya ako kasi mukha akong ano eh, mukha akong dugyot. Clarence is a very jolly person, like super talaga. There's this vibe around him na nakakahawa. Gusto niya lang laging masaya, gusto niya laging nagpapatawa. Kung ano siya sa iba, kanun siya sa akin. Yun nga, he's very genuine, he's very generous. Like, he likes to give everything that he can. Sobrang maalaga niya. Sobrang maalalahanin niya. Siya yung number one fan ko talaga. Napaka-supportive na kahit may sakit na siya, gusto niya lagi siyang sasama sa basketball game ko. Ako na nga nagsasabi sa kanya na, oh, huwag ka na sumama kasi nga nagkakasakit ka na, ganito. Pero okay lang, gusto niya daw mag-cheer. Gusto niya makita yung mga 3 points ko. Sige, pag game go na.
Sige. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Ay, mali. Ano pala? Lord, salamat dahil ibinigay mo sa akin yung taong alam mong... Paano ba to? Haalagaan ako, mamahalin ako. Yung taong laging nandyan para suportan ako. Salamat. From the moment we wake up, it's as if now you were given to me by God to help me pick up the pieces of what life really meant and of what how I was supposed to live life. Thank you for making me a better version of myself. Thank you for teaching me a lot of things, man. Pinag-uusapan lang natin to. Ngayon nangyayari na. Galing mo mag-money pa sa atin. Mahal na mahal kita. Ang ganda! Mahal, please take this necklace as a symbol of my loyalty and love. Sabi nga sa kanta, Jenny, your love is more than worth its weight in gold. I love you and I can't wait to call you Mrs. Santos. It's really nice. Para kasing all my life, ako yung naghahabol. All my life, ako yung naghahanap. Then there came this person na puntahan kita. Gawin ko to, gawin ko yan. Binigay siya sa akin ng Diyos. Yun yung masasabi ko. Hindi talaga kasi ako naghahanap ng para sa akin eh. Kung siguro kung sino yung dumating sa akin and siguro hindi siya sadya. Na dumating siya sa akin. Binibay talaga siya. Destined talaga siya na mapunta sa akin. Sa kanya mismo nang galing na I'm gonna be better for her because I want this life with her. Pag nagbitaw siya ng salita, ginagawa niya talaga. And yun yung para sa akin na okay to. Parang ito na nga yun. Mahal pangako ko sa iyo, sa mga magulang natin, at especially sa Panginoon sa taas, na sa lahat ng alon ng buhay, lagi mo akong kasama. Mamahalin kita at aalagaan. Thank you, Lord, kasi si Johnny yung panalangin ko. Hindi kita pababayaan. I love you, and like what you told me from the very first time we met, mahal kita at ang mga taong mahal mo.